Sinasabi lang lagi sa akin, lalo ng lola ko, sisimba pagka-araw ng Biyernes Santo. Ang sinasabi nila, huwag na maglaro. Mga traditional laro sa kalye. Kaya ang ginagawa na lang namin, tutulog tanghali, pag oras na simba, simba na lang. Kasi kapag daw nasugatan, hindi daw naman agad ito gagaling. Lunes Santo pa lang, pinagbabawalan na kami na manood ng TV. Parang naka-standby lahat yung mga television. Siyempre, walang namang masyadong internet before, walang wifi. So, that time, medyo sobrang solemn talaga ng time na yon, sobrang tahimik ng kapaligiran. Mostly ng mga palabas noon, mga Ten Commandments, yung mga sinakulo, yun lang yung mga pwede mong panoorin. I remember nung bata ako, dito sa bahay na to, laging may papasyon. Naglalagay kami ng mga habang tables dun sa gitna ng compound, tapos 2 days sila na nagbabasa na pasyon. Kami naman, mga kabataan, nakikinig kami kung paano nila kantahin yung pasyon. Halos kalahati ng buhay ko, ako ay laging nasa simbahan, lalo na tuwing sasapit ang mahal na araw. Mula pagkabata, ako ay saya, lagi ko nakikita ang maraming sumisimba tuwing Huwebes Santo, Biyernes Santo, at ganun din ang Linggo ng Pagkabuhay. Habang sa ako ay lumalaki, napansin ko na kumukonti yung tao na sumisimba tuwing Linggo ng Pagkabuhay. So minsan parang nakakalungkot isipin na ito yung isa sa pinakamahalagang pagdiriwang bilang Katoliko. Pero siguro iba ay mas pinipili na lamang na mamasyal o mag-enjoy. Magandang umaga sa inyo, Bayan ng Diyos. Ako po si Father Emmanuel Vergara, po'y naka-assign dito sa Holy Family Parish sa Bolo, Bawan, Batangas. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa tradisyon natin, lalo tigid at tungkol sa mahal na araw ngayong panahong ito ng Kwaresma, upang maunawaan natin ang ating buhay pananampalataya sa pagpapahalaga natin sa mga itong gawain. Ito'y nagpapaalala sa atin na ito yung panahon kung saan tay higit na dapat manalangin. Ang isang magandang bagay na isinalin sa aking buhay bilang isang bata nung aking kabataan ay ang buhay pananalangin. At ito lalo tigit sa panahon ng Kwaresma o mahal na araw ay maglaan ng pananalangin sa Diyos. At ang isang natutunan kong pananalangin ay ang pagdarasal ng Santo Rosario. Ang Santo Rosario ay lubhang napakahaba at hindi ko rin naintindihan ang mga panahong iyon. Kaya kapag nagdarasal ang aking mother ng Santo Rosario sa loob-loob ko, pag nagdarasal ang Abaginoong Maria, ang sagot ko ay, pareho din, pareho din, pareho din. Parang nilalaro ko lamang. Pero napakahalaga ng ginawang pagsasalin sa akin ng aking mga magulang ng pananampalataya, ng tradisyon ng simbahang Katolika, lalo tigit sa pagiging seryoso sa panahong ito ng mahal na araw upang yung pananampalatayang ito ay aking maranasan. Na yung pananampalataya na yun, hindi lamang basta maniwala sa Diyos. Ang akala kasi ng iba ay basta lang maniwala sa Diyos. Pero ang totoo, itong pananampalataya na ito ay pwede mong maranasan sa iyong buhay. Na ang Diyos na ito ay isang buhay na Diyos at isang tapat na Diyos na pwede mong maranasan sa iyong buhay. Tulad ng pag-ibig. Anong saysay ng pag-ibig kung ito ay hindi mo nararamdaman? Anong saysay ng pag-ibig kung ito ay isang salita lamang? Gayun din ang pananampalataya. Kung paano ang pag-ibig ay naranasan mo sa iyong buhay, gayun din ang pananampalatayang ito na talagang ang Diyos ay maranasan mong buhay sa iyong buhay. Ang panahon ng Kwaresma, lalo tigit ang pagpasok ng mahal na araw, ito yung panahon na ibinibigay ng simbahan sa bawat isa sa ating mga Kristiyano upang magkaroon ka ng pagkakataon na itong pananampalataya na ito ay maranasan mo sa iyong buhay. Na merong isang Diyos na nagmahal sa iyo, sa iyong pagiging makasalanan, at pagkatapos nito, yung kanyang pagkabuhay mismo ay maranasan mo sa iyong buhay. Ikaw mismo ang mabubuhay dito, hindi si Jesus, dahil si Jesus ay matagal nang nabuhay. Si Jesus ay matagal nang nagtagumpay dito sa kamatayang ito. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng sarili mo, kung ikaw ay iiwas lalo, iiwasan mo muna ang mga makabagong teknolohiya na akala mo ito ang magpapasaya sa iyo, kagaya ng Facebook, kagaya ng cellphone, o kung ano pa mang nagpapasaya sa iyo, kapag ka ito'y pansamantala mong tinalikura at pinili mo ang
pagsasakripisyo at naglaan ka ng oras sa Diyos sa iyong buhay, mas mararanasan mo ang sinasabi kong pananampalataya. Ang ibig kong sabihin, ikaw mismo ang mabubuhay dito. Sapagat gaya ng sabi ko, si Jesus ay matagal nang nabuhay, kaya ang mahalaga rito ay ikaw mismo ang makaranas ng pagkabuhay ni Jesus. Magkakaroon ka ng isang buhay na kahit wala ang mga bagay sa mundo niya na pinahalagahan mo at akala mong nagpapasaya sa iyo, ikaw ay magiging masaya sa iyong buhay. Salamat sa inyong pakikinig sa pagbibigay ng oras upang higit yung maunawa ng ating pananampalataya. Kayo po'y aking inanyayahan na magkomento o magtanong kung anumang gusto ninyong maunawaan. Gayun din para sa susunod pagkakataon ay mabigyan natin ng pansin. Kaya't kung anuman po ang inyong mga katanungan at gustong malaman, pwede ninyong iparating dito sa amin sa WOW Batangas upang higit yung maunawaan at para lumalim kayo sa ating buhay pananampalataya. Gaya ng sabi ni San Pablo, faith comes from listening. Kung tayo laging nakikinig ng salita ng Diyos, mararanasan mo ang pagdaloy ng kanyang biyaya at ang lahat ng bagay sa mundo na nangyayari sa iyo ay makikita mong may plano ang Diyos at siya'y kumikilos sa iyong buhay. Mas magkakaroon tayo ng pananampalataya. At kung meron tayong pananampalataya, mas mararanasan nyo sa iyong buhay ang biyaya ng Diyos.